tatalakayin gabi-gabi ang maraming mukha ng pag-ibig, pagmamahal sa ibang tao, at ang pinaka-importante, ang pagmamahal sa sarili. Antabayanan ang prangkang komentaryo niya sa pag-ibig, relasyon at sa iba't ibang bagay, at lalong manabik sa kanyang mga positibong pananaw sa buhay. Narito na ang programang kasama niyo gabi-gabi, Pangga Ruth Abaw Live, sa himpilang mas todong lakas, DWIZ, Pangga Ruth Abaw Live. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na po kayo mga te, mga kuya, mga mister, mga misis, mga best! Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo, samang lupalob kayo inaabot itong ating broadcast. Nagbibigay pugay at bumabati po ang inyong host, Pangga Ruth Abaw. At kayo po ay nakikinig sa programang Pangga Ruth Abaw Live. Ano po ang nilalaman nitong ating programa? Sa ating pong Rated R Usapang Mag-asawa segment, ang tatalakayin po natin ngayon ay, meron po tayong segment akong tawagin ay Rated R Usapang Mag-asawa. Tumatalakay po tayo ng masiselang topic na may kaugnayan sa sex, sa romansahan, sa pakikipaglabing-labing at sa pakikipagtalik ng mga mag-asawa. At ang tatalakayin po natin ngayong gabi, eto na. May oras na tayo sigurado dahil wala tayong interview ngayon. Siguradong meron tayong oras. Ano ang mangyayari sa ating mga puwerta kapag huminto tayo sa pakikipagtalik? Okay, what happens to your vagina when you stop having sex? Yan po ang tatalakayin natin mamaya. Kung meron kayong maidadagdag sa topic na ating tatalakayin ngayon, malaya po kayong mag-text sa aking hotline number 0916-1608-168. Ito po ay continuation nung problemang tinalakay natin noong Martes. Ayan, hindi natin na-discuss kahapon kasi naubusan tayo ng oras. So ngayon natin ipagpapatuloy ang problema ni Sally na 10 years na siyang byuda, 10 years na rin siyang walang sex, pagkatapos meron po siyang boyfriend. Ito ay inuulit ko para sa kapakanan ng mga listeners natin na hindi nakapakinig nung Tuesday. Ito po yung background story ni Sally. So, 10 years po siyang may byuda na. 10 years siyang byuda na. Tigang siya sa sex. Walang nangyayari sa kanya. Wala siyang naging boyfriend. Pero ngayon may boyfriend siya. 2 months na sila. Pero wala pang nangyayari sa kanila kasi nag-aalala siya kung ano ang mangyayari kapag siya ay nakipagtalik uli. So yun ang tatalakayin natin ngayon. Ano ba ang mga nangyayari sa ating mga puwerta kapag tayo ay huminto sa pakikipagtalik? Ayan. Happy listening kay Pastor Ray Burile Sr. at kay Sister Feli. Happy listening po. Ayan. Okay. So yun ang tatalakayin natin mamaya. Kung gusto nyo ding magpabate, gusto po ninyong, meron kayong tanong tungkol sa sex na gusto ninyong isingit ngayon na talakayin natin, meron po kayong katanungan tungkol sa Krebsy, pwede po kayong mag-text din sa ating hotline number para mabigyan daan po natin, mapagbigyan po natin kayo. Ang hotline number ko po ay 0916-1608-168. Again, ang hotline number ko po ay 0916-1608-168. Pero ang pinaka-importanting impormasyon na nais kong ibahagi sa inyo ay impormasyon kung paano po kami makakatulong sa inyong kalusugan sa pamamagitan ng Krebsy. Hoy Jun Martinez, kumusta ka na? Alam mo, iniisip lang kita kanina. Sabi ko parang si Jun ilang gabi nang hindi nagte-text. Bigla kang nagparamdam. Yan, buti naman June Martinez. Inaalala kita kanina, sabi ko ano na nangyari kay June. Bakit hindi na siya nagte-text? At yung patutugtugin natin mamaya yung requested song mo, Honesty by Billy Joel. Ayan, yan ang tatalakayin. Yan ang patutugtugin natin mamaya sa ating Pangas favorite playlist. June Martinez, happy listening sa iyo. Mamaya ko nababasahin yung iyong text message. Ayan, okay. Aha, okay. So, ito na.
Ulitin lamang po natin ang impormasyon na importanteng maibigay ko po sa inyo ay impormasyon kung paano kami makakatulong sa inyong kalusugan sa pamamagitan ng Krebsy. Ang spelling po ng Krebsy, K-R-E-B-B-C. K-R-E-B-B-C. Again, K-R-E-B-B-C. Ito po ay mabibili sa Mercury Drugstores Nationwide. Again, ang Krebsy po ay mabibili sa Mercury Drugstores Nationwide. Kung out of stock po ang Krebsy sa mga Mercury branches na malapit sa inyong lugar, mag-text kayo kaagad sa akin or mag-text sa mga hotline numbers ng Krebsy para mapalagyan po natin kaagad ng stocks, okay? Sa mga Mercury branches na malapit sa inyong lugar. Available din po ang Krebsy sa mga butika. Available din po ang Krebsy sa ating mga resellers, distributors at dealers. Kagaya nito, ang paborito kong dealer natin kasi siya ang dealer na nagpapa-announce. Ayan. Beast Pix sa Shopee. Ang kanyang store, Beast Pix. Sa Tagalog pa, pinili ng mga bubuyog. Ayan, Beast Pix, ang ating reseller, distributor at dealer. Available din po ang Krebsy sa Pancrest Wellness Facebook page. Pancrest Wellness Facebook page. Available din po sa mga hotline numbers na 4 to 5 times kung binibigay habang tayo po ay nagpo-programa. Kung gusto po ninyong makakuha ng 20% discount at free shipping, itanong po ninyo sa mga hotline numbers na yan para malaman po ninyo kung paano kayo makakakuha ng 20% discount at free shipping na po. Ayan, okay. Ano pa? August 14 to August 16, so malapit na po ito. Ito ay sa darating na linggo hanggang Martes. Okay? So meron po tayong promo sa Shopee sa Pancrest Wellness Online Store. Okay? So doon po kayo pupunta para po kayo ay makakuha ng 20%, hindi pala 20% discount. Ang promo natin sa darating na August 14 to 16, kapag bumili kayo ng isang box na regular price worth 2,050 pesos, may libre kayong 30 capsules of Krebsy. Ulitin ko lang po ah. Ito po ang promo natin August 14 to 16 sa Shopee, sa Pancrest Wellness Online Store. Kapag kayo po ay bumili ng isang box sa regular price niyang 2,050, kayo po ay makakakuha ng 30 capsules na libre. Yan. So, abangan nyo na lamang po. Pwede po kayo magtanong sa hotline numbers natin ng karagdagang detalye kung hindi pa po malinaw sa inyo kung ano yung promo na yan. Para sa ng Krebsy Pangga, anong mga dahilan kung bakit tayo kailangan mag-take ng Krebsy? Ito po ay papasadahan ko lang ng mabilis. Ito po ay batay sa mga testimonya natin, batay sa mga patotoo ng ating mga listeners. Hindi po namin gawa-gawa at hindi po namin sabi-sabi ito. Okay, number one, nariyan yung mag-normalize po ang kanilang mga BP. Kung dati po, kahit po nagtitake sila ng mga maintenance medicine, up and down ng kanilang BP, pero nang sila po ay mag-take ng Krebsy, naging normal ang BP nila sa 120 over 80. Bumababa din ang sugar, cholesterol, uric acid, pati ang creatinine. Kaya meron po tayong mga users na bawasan ang ginagastos nila sa kanilang mga maintenance meds. Number two, nawawala po ang panunuyo ng mga puwerta, yung vaginal dryness. Lalo na kapag tayo po ay menopausal women na, ang tendency po ay matuyo ang ating mga puwerta, ang ating mga vajayjay. Pwes kapag kayo po ay nag-Krebsy, manunumbalik ang pamamasa ng inyong mga puwerta at mabubuhayan ang inyong katawang lupa. Kaya para hindi na po kayo tatanggi kapag nagyaya si Mister na makipaglabing-labing. Nawawala po ang mga rayuma, gout, arthritis, yung pananakit ng mga tuhod, okay? Yung pamamanhid, nagtutusok-tusok, hindi may apak ng mga talampakan,
matutulungan po kayo ng Krebs dyan. Yung hindi ma-close open ang mga kamay, hindi maiyakap ang kanilang mga braso, masakit ang mga bewang, masakit ang mga balakang, matutulungan po kayo ng Krebs dyan. Nakakatulong na umayos ang sex life ng mag-asawa. Kasi naalala po ba ninyo ang testimony natin kahapon, sinong Isaias Masbang, 68 years old, nabuhayan ang kanyang manoy, naging aktibo muli ang kanyang manoy, ang kanyang barangay chairman, dahil sa po sa pag-take ng Krebs. Kaya, nakatulong po na umayos ang sex life, manumbalik ang sex life uli ng mga mag-asawa dahil hindi na po nananamlay ang mga manoy ng mga kalalakihan. Nagkakaroon ng maraming energy at hindi madaling mapagod. Gumaganda ang tulog, hindi po kagaya ng mga senior citizens natin na 1 to 3 hours lamang po ang tulog. Kapag kayo po ay nakatake ng Krebs, makakatulog po kayo ng 6 hanggang 9 hours pa. At isang dahilan kung bakit gumaganda ang tulog ay hindi na po ihi ng ihi sa gabi. Hindi po kagaya ng mga senior citizens natin na 5 to 6 times kung umihi sa gabi. Ngayon po, pag sila po ay nakatake ng Krebs, 1 to 2 times na lamang po sila gigising para umihi. At kapag sila po ay nagising, mabilis silang makakabalik sa tulog. Madaling gumagaling sa sakit. Pero lalakas ang resistensya nyo laban sa mga sakit, bumabata ang itsura, pumuputi, kumikinis ang balat, gumaganda at gumagwapo, nababawasan ang asthma, ulcer, acid reflux, vertigo, mga pagkahilo at mga migraine attacks, nagiging regular ang mga menstruation, nawawala ang constipation, nawawala ang mga almoranas, lumiliit ang mga bukol, pati mga varicose veins. Ilan lamang po yan sa mga napakaraming benefits na pwedeng ihatid sa inyo. Yan ang mga major highlights lamang po ng mga benefits na pwedeng ibigay sa inyo ng Krebs. But don't take my word for it. Huwag nyo lamang pong paniwalaan yung sinasabi ko. Pakinggan nyo po yung mga testimony na pinaririnig natin dalawang beses habang tayo po ay nagpo-programa para marinig ninyo mula sa sarili nilang mga bibig ang mga benefits sa kalusugan na pwedeng idulot ng Krebs sa inyong mga katawan. And of course, narito po ang mga hotline numbers ng Krebs para sa inyong katanungan, para sa inyong mga orders kung gusto po ninyo ng discount, at para malaman po ninyo yung kumpletong detalye ng ating promo sa August 14 to August 16. Narito po ang mga hotline numbers ng Krebs. Pangga Ruth Abao live. Ito ang BWIZ 882. At narito pa po ang mga additional numbers para sa inyong mga katanungan tungkol sa Krebs. Kung kayo ay Smart, Sun, or Talk and Text subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa 0950-808-8885. Again, ang hotline number para sa mga Smart, Sun, and Talk and Text subscribers, 0950-808-8885. Kung kayo naman po ay Globe or Touch Mobile subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa hotline number na 0915-238-8833. Again, para naman po sa Globe or Touch Mobile subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa 0915-238-8833. Mr. Johnny Makalalad, good evening! Hello po, ma'am. Good evening po. Taga saan po kayo at ilang taon? 55 years old na po. Taga saan po kayo? Taga Sambales po, ma'am. Taga Sambales. Ayan, okay. So, ganito po, ano po ang dahilan kung bakit nyo naisipang mag-Krebs? Ano po, ma'am, yung nagkakaroon ng andropause po? Yung parang nagkakaroon kayo ng andropause? Ano po ang sintomas ng andropause ninyo? Ano po, ma'am, yung pamihina naman po yung mga pag-ihi ko, ma'am, ganun matapos na yun. Okay, pero sandali po, kumihina po ba ang pag-ihi nyo o madalas ang pag-ihi ninyo? Dahil parang ang sabi nyo kay Ate Jay-Z, madalas po ang pag-ihi ninyo sa gabi? Madalas po. Mahina naman. Ibig sabihin... Ah, mahina naman. Okay. Madalas pero mahina. Okay. Ilang beses po kayong umiihi sa isang buong magdamag? Minsan, ma'am, Labing lima po. 15 times kayong umiihi. Pero pag umiihi kayo, parang ano po, parang patak-patak, parang... Ano ba yung tawag doon? Binabalisaw-saw? Ganun po yung mahina lang. Okay.
Mahina lang. So, simula po nung nag-crepsy kayo, kumusta na po ngayon yung ihi ninyo? Maganda nga, no? Hindi na ho, ganun parami yung ihi ko sa agad. Tayo ako ng tayo. Dali, dalawang beses na lang po ako. Yung umiihi sa gabi. Dalawang beses na lang kayo umiihi sa gabi? Opo. Marami po. Oo. At saka marami na. Wow! Okay. Pero ano bang hindi kayo makaihi? Eh, pinatingin po ba ninyo sa doktor yan? Hindi, hindi po, ma'am. Kasi pandemic. Ah, hindi na. Pero dahil pandemic, oh. Pero matagal na po ninyong nararamdaman yung ihi kayo ng mga 15 beses sa isang gabi? Matagal nyo na hong nararamdaman yun? Halos isang taon na mamahugot. Wow, ang tagal na rin pala, halos isang buong taon. Ayan. So kung dati ay 15 times kayo umiihi, ngayon, ilang beses na lang po kayo umiihi sa magdamag, Sir Johnny? Dalawa na lang po mo. Minsan na, isa lang. Dalawang beses. Ay, mabuti naman. Magandang balita yun. Tapos isa pa ho, nagkaroon kayo, meron daw kayong almoranas. Ano naman ho yung almoranas ninyo? Ano po, parang kahit-kahit na kambing, gano'n, maliliit lang po. Ah, pag dumudugi kayo, maliliit lang parang sa kambing? Opo, gano'n po. Pero hindi naman kayo constipated, hindi naman yung parang nahihirapan kayong dumumi. Hirap nga po, ma'am. Ay, hirap nga po dumumi. Okay. Mm-hmm. Eh, gano'n nyo na po katagal naramdaman yung problema yan, yung ano ninyo, yung parang hirap kayong dumumi. Ganun din po, ma'am. Mag-isang taon, ba? Dami yung naging problema na isang taon, ha? Ngayon po, nakakrepsi kayo. Kumusta na po ang dumi ninyo? Maganda po, ma'am. Ano ko? Lumaki na po yung tumi ko. Lumaki na yung dami ninyo? Oo. Tapos ano, hindi na po kahirap? Opo, ma'am. Ano yung sinasabi niyo na parang napupunit daw ang puwet ninyo pag kayo'y nadudumi? Pakikwento nga po yun. Nung siguro mga tatlong araw na ako tumutulog ng crisis ko. Ay umaga, exciting yun bago ka kumaon po. Yung mga makungay, hindi pa ako nakatapos kumain. Nagamin na ako man. Tapos ako, takbo agad ako sa tapos nung lumalabas yung malaking bilog na bilog. Nagkasya sa ano ko noon. Parang hindi. Apo? Nagkasya sa pet ko noon. Parang hindi mo gano'n yung nagpunit yung pangbukong ko noon. Pero hindi naman nang dumugo. Hindi dumugo, ma'am. Parang ano naman ito? Oo. Parang dinamot. At saka parang ano, Sir Johnny, parang inipon. Yung dumi mo dati na parang kambing na maliliit, parang naipon sa tiyan mo, kaya lumabas yung malaking-malaki. Oo pa nga, ganun mo. Marami ko na gano'n makamundin mo ng araw na yun. So, ngayon po, pero kumusta na po ang pagdumi nyo ngayon? Maliliit pa rin po ba o regular na? Paano po? Regular na po, ma'am. Ayos na ako. Kulong na ako ng head. Ba? Okay yun, ano? Ang sarap ng pakiramdam na nakakadumi ng regular, ano? Totoo po. Totoo po yan. Ayan. Oo. Eto pa, nakatulong daw po sa energy ninyo. Pakikwento nga po kung paano nakatulong sa energy ninyo ang Krebsy. Malakas po yung katawan ko. Kasi ako ang lalo ko, ma'am, pag kuminis ako sa kagaling araw, mag-exercise ako. Mag-jogging ako, ma'am, sa bahay. Hindi umaalis mo ako. May bilog lang ako, inakitang ko na mukha. Nung hindi pa ako nakakainom ng ano nalalaglag ako ng kamukahan yung pala ko ang pagyagi. Hindi ako maka-steady doon sa bilog na ano. Okay. Nung nag-take po ako ng
nakaka ano na po, hindi na po ako nanonood ng TV. Sa gulong na basahan, no? At saka sa alis ng pakbo ko, tantay na tantay, ma'am. Yan ang nangyari po. Ano po yung huli, sir? Sir Johnny, pakikwente yung huli. Naputo lang naman kayo. So, hindi na kayo kama nalalaglag, tapos ano pa po? Eh, hindi na po ako nalalaglag doon ko, ano, sa yun na yung takbo ko, no? Kumbaga, nibilado na yung katawan ko. Kasi, minsan mo man, nalalaglag talaga ako, mama, hindi ako, hindi po, katik ng edge, nalalaglag talaga ako. Ito na, nakapaglag ko yun. Oo. Ganun, ma'am. Ito pa, nakatulong daw sa tulog ninyo ang krebsi. Dati po ba, nung hindi pa kayo nag-krebsi, paano po ang tulog ninyo? Tulog manok lang, ma'am. Oo, tulog manok lang. Sa bagay, kasi kung ihi kayo nag-ihi, isa rin dahilan yun kung bakit hindi kayo nakakatulog, ano? Opo, ganun po. Ito lang na po, nakukulat ako sa makakatulog. Kasi kung pabalik-balik ang pag-ihi ninyo. So ngayon, kumusta po ang tulog niyo? Anong oras na kayo nakakatulog ngayon? Nakakatulog na ako nung apat na oras, diretso. Tapos nakakabalik pa niyo ako sa iyo. Ay, hindi dito. Tapos, so ibig sabihin, sandali, Sir Johnny, matanong ko lang, saan po kayo nakakapakinig ng programa ko? Dito po ba? O dun sa Dagupan, Pangasinan? Dito lang, ma'am, sa ano, Pambales. Ah, dito sa, dito sa IZ mismo? Dito lang po ngayon. Mga, subaybayan ko kanya, mga Indian na to. Tatlong buwan na. Subaybay ako sa Indian. Tatlong buwan na? Ayun, ah, tatlong buwan. Sandali, Sir Johnny. So, ibig sabihin, bago ka lang nagtitake pa lang ng Krebsi. Bago lang po, ma'am. Oh, ang ganda naman, ano, biro mo bago ka lang user ng Krebsi, pero ang ganda na ng mga benefits sa'yo. So, kung dati po hindi ka nakakatulog, so ngayon ulitin lang natin, Sir Johnny, anong oras ka nakakatulog ngayon? Mga anong oras ka natutulog? Pagkatapos naman ang programa mo, kasi habang hindi yung programa mo. Pagkatapos ang programa mo, yun. Habang programa ko, tulog ka na. Akala ko habang nagpo-programa ko, natutulog ka na. Tapos anong oras po ang gising ninyo? Ano po, ano, siguro alas 12, hindi kong ako noon. Hindi ako, ganun. Okay. Tapos makakabalik naman po ako sa, ano, sa mga alas 4 na po yun. Aha. Gising ko ulit. Okay. Na, ayun. So, bagay kung ikukumpara doon sa tulog nyo dati na hindi kayo nakakatulog talaga, malaking bagay na yung tulog nyo ngayon, ano? Malaking improvement na. Opo, malaki. Ayan, okay. Tapos ano tayo pinabanggit nyo? Meron kayong sinasabi sa na circulation sa katawan nyo mula paa hanggang ulo. Ano po yun? Yung nga, ma'am, yung kap. Ano? Yung kaliwang kap. Hindi na maano, sumusunod pag nagbagyagi ako. Mababa lang yung kap. Parang may different. Kapag ayan, yan, yun, okay. Ano? Gumagapang. Pero ngayon wala na. Wala na po ngayon. Ang ganda na nga po. Okay. So, Sir Johnny, sayang, alam nyo, sayang, medyo mahina. I hope that one of these days, kapag ako bumalik na nagpo-programa na dyan sa DWIZ ng live, matawagan kita ulit kasi sayang yung kwento mo. Bibihingi ako ng update sa'yo sa paggamit ng Krebsi. So, ano po ang may advice mo, Sir Johnny, sa mga nakikinig sa atin ngayon, sa mga katulad mo, ayun, na hindi nakakatulog, ihi ng ihi, at may problema sa kanilang mga barangay chairman, ano po ang may advice mo sa kanila, Sir Johnny? Sa akin po, kung may karamdaman na po mabigat eh, mag-Krebsi na sila para po maramdaman nila eh, maramdaman ko nila ang ating katawan po. Para makatulong. Ayan, oo, okay. Okay. So, Johnny, maraming salamat sa iyo at talagang nagpapasalamat po ako dahil kahit bago ka palang nakakapakinig, 3 months ka palang nakakapakinig, sinubukan mo na kaagad ang Krebsi. Mabuti naman nakatulong kami sa iyong katawan, Sir Johnny. Maraming salamat po, ha? Thank you po, ma'am. Text ka lang kung gusto mo magpabate. Apo, ma'am.
Okay, sige. Good night, bye-bye! At narito pa po ang mga additional numbers para sa inyong mga katanungan tungkol sa Krebsy. Kung kayo ay Smart, Sun, or Talk and Text subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa 0950-808-8885. Again, ang hotline number para sa mga Smart, Sun, and Talk and Text subscribers, 0950-808-8885. Kung kayo naman po ay Globe or Touch Mobile subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa hotline number na 0915-238-8833. Again, para naman po sa Globe or Touch Mobile subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa 0915-238-8833. Bangga, Ruth Abao. Live. Sa himpilang mas todong lakas, DWIZ. Balik na po tayo mga te, mga kuya, mga mister, mga misis, mga best. Padaanin lamang natin itong congratulations natin. Biro mo, 46 years na palang Eternal Gardens. Parang ang tagal na pala nito. Biro mo, 46 years old na ang Eternal Gardens. Sa kanilang patuloy na pamamayagpag sa industriya, mas pinaigting pa ng Eternal Gardens ang commitment at compassion para sa serbisyo sa mga Pilipino. Eternal Gardens, a glimpse of heaven on a patch of earth. So again po, happy 46th anniversary sa Eternal Gardens. Ayan, okay. So eto na. Puntahan muna natin yung mga text messages bago dun sa actual topic natin. Pangga, sabi ni Aling Baby ng Bulacan, subukan lang niya, ako nga 8 taon, pero okay pa naman. Mag-Krebsy siya, tiyak na masisihan siya kasi ganun ako. Ayan, okay. O nga kasi may nangyari na sa inyo, Ma'am Baby, diba? Tsaka sa forever mo na si Rod. Kailan kayo magpapakasal? Ayan, okay. So, Sally, subukan mo lang dahil si Aling, si Ma'am Baby Bakatano, 8 years siya din na wala siyang, walang nangyayari sa buhay niya. Walang nangyayari sa buhay niya. Grabe naman. Wala siyang sex life for 8 years. Pero okay pa naman siya. Basta mag-Krebsy ka lang, tiyak na masisihan ka. Ayan, okay. Sabi ni Sir Kit Lorenzo, Miss Ruth, yung request ko na hits of Boyzone, Love Me For A Reason. Oy, Fred Belamala, ba't andito ka? Love Me For A Reason on When Will I See You Again by 3 Degrees. Sir Keith, ila-line up natin ito one of these days kasi marami pang mga naka-line up sa atin ngayon. Ngayon, ang itong kasi yung Honesty na ito, ay ni-request po ito early part of July pa. Kasi ganun eh, kasi nga isang kanta lang ang ating napapatugtog every night. So naiipunan po tayo ng mga requested songs. So basta ila-line up ko po ito, Love Me For A Reason by Boyzone or When Will I See You Again by 3 Degrees. When will I see you again? When will our hearts be together? Ayan, okay, Sir Kit. So, hayaan mo. Ila-line up po natin yan. When Will I See You Again by 3 Degrees, Girls Kit Lorenzo. Thank you very much, Sir Kit. Good evening, Pangga. Tama nga ang sabi mo na may pagnanasa pa sa sex ang edad 47 na menopause. Meron na ikukwento bagamat nakakaya, nung bata pa ako, lagi nagliligpit ng hinihigaan namin ng nanay ko. Minsan may nakikita akong talong sa ilalim ng ulam niya, ng unan niya. Siguro ginagamit niya sa pagsasarili. Ah, ganun ba? May talong yung nanay mo? Ayan, okay. So, sa ilalim ng una niya, siguro ginagamit niya sa pagsasarili. Siguro nga po. Ayan, okay. Pangga Ruth, pabati nga po ang aking asawa ngayon na nakikinig sa inyo. Arlan Del Rosario, napakul. Napakul po ng alin. Ayan, okay. Arlan Del Rosario, okay. Sino kayo na nakikinig? O kayo nakikinig ngayon? Sige, Arlan Del Rosario.
Magandang pangga, ate, magandang gabi, Ate Pangga. Lagi po kami nakatutok sa programa mo, tuloy lang ang pag-take namin ng Krebsy. Pakibati nga po ang kaibigan ko na si Agring Santos ng Gimba, Nueva Ecija. Ang nagpapabati si Ginoong Manding Manabat at si Ma'am, si Aling Zenny Manabat. Okay. Good evening, Pangga Ruth Abaw. Listening now at DWIZ 882 kHz. 2 years na akong Krebsy user. It gives energy to my body and makes me strong and healthy. Please play the song On the Wings of Love. Na-play ko na yata ito eh. Ah, sandali ah. Just You and I, On the Wings of Love. Na-play ko na yung On the Wings of Love. Just You and I. Yan ang susunod na ni-request niyo eh. Just You and I. On the Wings of Love. Na-play ko na po ito kasi tinanggal ko na sa aking favorites list eh. Especially dedicated to my love, Leia Cebuana. I love you, Ruth Abaw, your avid listener. Ricky Heron, PWD from Sucat, Paranaque City. More power. God bless. Thank you very much. Magandang gabi, Miss Ruth. Mel Marquez here listening from Oklahoma, USA. Hello, Mel Marquez. Hindi ko alam kung babae or lalaki ka, hindi mo sinabi. Talagang nag-text siya from Oklahoma, USA. Oklahoma! Yan, okay. Mel Marquez from Oklahoma, USA. Kayo po ba'y babae o lalaki? Happy listening po sa inyo dyan sa Oklahoma, USA. Sandali, eto pa. Ay, si June Martinez! Nakalimutan ko pa. Ma'am! Marahil, ay isa pang hindi nagpaparamdam si ano, si Marlo ng Gapan City. Oy Marlo ng Gapan City, buhay ka pa ba? Magparamdam ka naman. Ayan, okay. Ma'am, marahil po malungkot, nakasimangot, at nangunguluntoy ang kasilanan ng babae. Grabe ka naman, June Martinez. Kapag hindi nagagamit, ha ha ha. Ma'am, nakakabata po ng 7 hanggang 12 taon ng araw-araw na pakipag-sex sa kanyang partner? At tinatanong mo ba? 7 to 12 years? Basta nakakapagbabata ang sex. Ayan, okay. At nakakapagkinis din po ba ito ng mukha at balat? Totoo po ba ito? Yes, madaming mga health benefits ang sex. Kasama na dyan yung... Kasi kaya ka nga bumabata, kasi nadidiligan ka. Nagiging active ka sa sex, kaya bumabata. Tapos gumaganda ang iyong kutis at mukha at balat. Yes, totoo ito. June Martinez. Ma'am, sinadya ko lang po hindi magparamdam ng nakaraang mga araw. Maraming salamat po sa pag-alala. Pero lagi po ako nakatune in sa inyo. Thanks po. June Martinez. Thank you very much, June Martinez. Okay, sabi naman dito, nagma-masturbate din ba ang mga babae? Tanong ko lang po kung nagsasariling sikap din ang mga babae. Ang mga babae po ay nagsasariling sikap din. In fact, isa sa mga dahilan kung bakit maayos, kung bakit aware, self-aware ang isang babae kung paano siya makakarating sa rurok ng kaligayahan ay dahil siya ay nagsasariling sikap. Kasi kailangang malaman niya sa katawan niya kung saan ang masarap, kung ano ang masarap, ano ang paraan para siya ay makarating sa rurok ng kaligayahan. Yan po ang ginagawa. Kaya ang mga babae na nagsasariling sikap, very satisfied, ayun pala ang sasabihin ko, very satisfied sexually kasi alam niya kung paano maligayahan, paano mapasarap. Ayan, okay. Aha. Ma'am Ruth, pabati naman po, masaya po kami na nagbabantay sa inyo, nakikinig sa inyo. Lilia Deade ng Tagaytay. Lilia Deade ng Tagaytay, happy listening po sa inyo. Sino pa ba yung ibang nakikinig dyan sa inyo? I-text nyo na para batiin natin, okay. Ayan, Marlo ng Gapan City. Haha, buhay pa naman, Pangga. Tahimik na nakikinig. Pangga, pag wala ng dilig si Manay, magiging malungkutin. Oo nga pala! May utang ako sa'yo! Count on you! Tama, Marlo ng Gapan City. May utang ako sa'yo. Sige. Thursday, patutugtog. Ande, Tuesday. Tuesday may naka-lineup na ako ng Tuesday. Wednesday may naka-lineup na rin. Thursday, patutugtugin ko yung Count on You. By Tommy Shaw. Thank you, Pangga. Thank you very much,
Marlon ng Gapan City. Ayan, o sige. So, Tuesday, meron na akong patutugtugin. Wednesday, meron na rin. Thursday, meron na. Ayan, Count on You by Tommy Shaw. Thank you very much, Marlon ng Gapan City. Okay, eto na. Bago na naman tayo maubusan ng oras. Ayan, si Lilia Diade ng Tagaytay City. Nagpapabati po sana, Lilia. Ay, ito pa pala. Ma'am, salamat sa pagbate. Pabate uli mamaya. Nakikinig kami gabi-gabi. Advance happy birthday sa misis ko na si Emma Valencia sa August 19. Uy, ka-birthday niya mama ko! Birthday ng mama ko sa August 19. Pagkatapos po, birthday ng father ko, ng akin na mayapang ama, August 14. Tapos death anniversary naman niya, August 16. Ayan, okay. So, advance happy birthday sa misis ko na si Emma Valencia sa August 19 at si Maria Paula Valencia, ayan, Rico Valencia, pa-request naman to Love You More by Titanic. By Titanic. Lahat dito sa Zone 1, San Basilio, Santa Rita, Pampanga, salamat po and God bless. Sabi ni Rico Valencia, ulitin natin, Emma Valencia, advance happy birthday, August 19. Maria Paula Valencia, Rico Valencia, happy listening po sa inyo lahat. Okay, ito na, bago tayo maubusan ng oras. Baka sabihin niya, pangga, ubus na naman ang oras natin. Okay, ito ang nangyayari kapag tumigil tayo sa pakikipagtalik. Okay, maaring masaktan kayo kapag kayo ay nakikipagtalik. Okay, in general, hindi dapat ito nangyayari. Pero kapag nangyari ito, indikasyon na merong something is going on. Okay. That being said, hindi daw po kakaiba na makaranas ng mga discomfort. Ano ba sa Tagalog yung discomfort? Ng mga sakit kapag bumalik kayo sa pakikipagtalik na matagal kayong naging tigang. Okay. Ito ay mostly dahil sa kakulangan ng pamamasa. Lack of lubrication. Okay, kasi hindi na nagbabasa. And in most cases, anxiety o agam-agam. Ang kombinasyon ng pagiging tuyo ng puwerta, haluan mo ng pagkanerbyos at pag-aalala at pag-agam-agam ay ang pinaka number one na rason kung bakit may pain, bakit may sakit na nararamdaman. Ayan. Kung ito ang mangyari sa iyo, Selly, huminto muna kayo, tapos ulitin nyo na lamang sa mga susunod na araw. Consider trying again another time. And this time, damihan ninyo ang foreplay, yung paglalaro muna. Okay? At huwag kalilimutan na bumili ng lubrication. Maglagay ng lubrication. Okay. Number two, maaring mahirapan kayong makarating sa rurok ng kaligayahan. Kung halimbawa, napakatagal kayong hindi nakipagniig, maaring mahirapan kayo na makarating sa rurok ng kaligayahan kapag kayo ay bumalik. Ito ay dala ng mga mental factors. Dahil kung hindi ka naging sexually active for a while, yung pag-aalala kung ano ang pakiramdam ng makikipagtalik ay narariyan. Itong pag-aalalang ito ay pwedeng magdala ng mga tinatawag na psychological barriers o yung mga harang sa inyong pag-iisip na para magdala sa inyo na kayo ay mahirapan or imposible kayo na makarating sa rurok ng kaligayahan. Ayan. Kung ito ay mangyari man sa inyo, Selly, kung mangyari ito sa iyo, iwasan mo ang pagmamadali na bumalik sa pakikipagtalik. Maghintay ka na ikaw ay maging handa at maging excited to do it again. At magbaon ka ng sobra-sobrang pasensya para sa iyong sarili. Okay, number three. Yung mga dinding ng ating mga vaginal walls ay hihina. Okay? Meron tayong tinatawag na mga dinding, mga vaginal walls, mga dinding ng ating mga vajayjay. Hihina ito kung tayo ay titigil na makipagtalik, lalo na habang tayo po ay tumatanda. Yung mga dinding na yan ng ating mga vajayjay ay natural na hihina habang tayo po ay tumatanda. Lalong-lalo na
kapag ang isang babae ay pagkatapos ng manganak or kapag kayo ay pumapasok na sa menopause. Ikaw, Sally, malayo-layo ka pa dyan. Kung ang prosesong ito ay hindi maiiwasan, okay, like at some level, ang prosesong ito ay hindi daw po maiiwasan at some level. Kagaya ng anumang muscle sa ating katawan, ang paggamit nito ang siyang magpapalakas ng mga vaginal walls. Sa kasong ito, yung regular na pakikipagtalik ay isa sa mga aktibidad na magpapatibay ng ating mga vaginal walls. Ayan. Next. You might have less lubrication. Ayun. Kagaya ng nasabi natin kanina, ang mga babae ay pwedeng magkaroon ng kahirapan na magbasa uli kapag nakipagtalik silang muli. Ito ay lalong-lalo ng mahirap habang kayo ay tumatanda dahil nababawasan yung hormones na tinatawag nating estrogen. Ito ay nagdudulot ng panunuyo ng ating mga puwerta. And with less lubrication, you are more likely to feel pain during intercourse. Kaya kailangan daw maging aktibo down there. Ayan. So mga misis, Sally, kailangan magpa-turn on ka. Okay. From self-pleasure, erotica, porn, or a partner. Ayan ay makatutulong para mag-lubricate ang kasalanan mo kahit hindi ka nakikipagtalik. Ayan. So, ibig sabihin, para dun sa mga kagaya ni Sally na matagal pong hindi nakikipagtalik, kailangan daw po maging aktibo pa rin tayo doon sa babang yan. Kailangan makaramdam tayo ng tayo ay nagiinit o nato-turn on sa pamamagitan ng paglalaro sa ating mga sarili, ng erotika, ng panunood ng mga adult films o ng mga porn. Ayan. As a side note, kahit hindi daw po tayo nakikipagtalik, yung kakulangan ng pamamasa ng ating mga puwerta ay magiging uncomfortable din. Can still be uncomfortable. Kasi ang panunuyo ng ating mga puwerta ay magdudulot daw po ng hindi komportable na pag-upo, pagtayo, pag-ehersisyo o even pag-ihi in some cases. Ayan. Dahil yung lack of lubrication, hindi lamang po nakakatulong pala yan sa pakikipagtali, kung hindi sa pag-upo, pagtayo, pag-ehersisyo o even pag-ihi in some cases. Ayan. Babalikan po natin ito. Mga pamamaraan. Ano ang mga nangyayari kapag ang ating mga puwerta kapag tumigil tayo sa pakikipagtali? Pero in the meantime, padaanin muna natin sa ating Pangas favorite playlist ang request ni June Martinez, Honesty. Pero ito po ay ni-request niya noong first week of July pa. Matagal-tagal na ho ni-request ito, kaya nauna lang. Baka sabihin nyo, si June Martinez na naman. Inuuna ho natin, pinaprioritize lang natin. First come, first serve. By Billy Joel, Honesty. Yun, Honesty by Billy Joel sa ating Pangas favorite playlist. Okay, paraanin lamang po muna natin, isa na naman testimony ng ating Krebsy. Pakinggan po ninyo kung paano natulungan si Nanay Meling Caliboso sa pag-inom ng Krebsy. And of course, ang mga hotline numbers po natin para sa inyong mga orders kung gusto po ninyo ng 20% discount, kung gusto niyo ng free shipping, at para malaman po ninyo yung ating promo sa darating na August 14 to August 16. Narito po ang mga hotline numbers ng Krebsy. Panga, Ruth Abao. Live. At narito pa po ang mga additional numbers para sa inyong mga katanungan tungkol sa Krebsy. Kung kayo ay Smart, Sun, or Talk and Text subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa 0950-808-8885. Again, ang hotline number para sa mga Smart, Sun, and Talk and Text subscribers, 0950-808-8885. Kung kayo naman po ay Globe or Touch Mobile subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa hotline number na
0915-238-8833. Again, para naman po sa Globe or Touch Mobile subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa 0915-238-8833. Pangalan niyo po? Ako si Miling El Calibuso. 76 po na ngayon. Ano po yung ginagawa niyo po araw-araw? Naglalabag, naglilinis. Paano po yung dati nung hindi pa kayo nakapag-creds? Minsan lang nanghihina ako. Minsan itigil ko na umigaan ako. Hindi na ako makatrabaho. Minsan nahihilo ako. Mula nung nag-creds ako, awa ng Diyos, naalis yung pagkahilo ko. Sige, maghapon niya, ang gawa ko. Hindi yan na ako nagpapagod. Kaya mula noon hanggang ngayon talagang creds ako. Sa umaga, sa gabi. Paano niya ba nalaman yung creds? Nakinig ako sa radyo. Pag-gising ko, Marisa, bili mo nga kong creds yun kay Dr. Tukbani daw, gahit mandaluyong. Umili siya, dumating. Minom na ako nung pagdating nila, minom na ako. Nung una, isa-isa pa rin. Okay. Tapos nung ano, sabi ni Marisa, dalawahin nyo kasi ano, parang maalis yung kati-kati nyo dito sa tuhod. Niya, dinalawa ko na. Ganun pa rin. Sabi ko, bakit kaya kung mainumin ko? Ano kaya kung iyon ang ano ko? Kasi hindi maalis yung kati nga eh. Hindi ako makatulog sa kati. Inalis ko yung capsule, nilagay ko dito. Yun ang ipulbos ko dito sa, ano, kasi namamasa ito na ako. Sa kati, dumudugo. Nung paglagay ko noon, yung dalawang araw natuyo, hindi na mo makate, ay salamat sa Diyos. Nawala. Hanggang wala na, hanggang gano'n. Sa titak-titak na dyan, hanggang dyan na lang. Ang itik-itik niya noon, ang lalaki nito, parang pigsa na makate. Ang lalaki nito noon dito, ay Diyos. Sabi ko, sana nga, huwag na nga sana umabot hanggang dito, kasi talagang tuntok. Hindi ako, hindi ko makaanong ganun kasi tabaga na yan. Tabaga na. Sa ang kapal na ditong kati. Ay, Diyos ko, sabi ko pa nun po. Awan ng Diyos, dalawang araw lang na niginawin ko, natuyo dito. Dito rin, lumiit yung hita ko. Ay, sabi, lumiit na yung tuhod ko. Sabi ko ganun. Sabi ko, sulit sige, wag mo tingilan. Sa'yo naman yan, binilingaan nila ako isang ganun. Isang box. Nung naubos ko ni Sambax, ay malakas na ako. Nung sinimulan niyo po na ila uminom ng Krebs, ilang kapsul po iniinom niyo kada araw? Noon dalawa. Nung talagang malala ito, nakainom ako may tatlong araw, wala na. Isa-isa na lang. Isa sa umaga, isa sa gabi na lang. Noon, pag nakaupo ako gano'n, hindi na ako makatayo. Masakit ito. Ngayon, hindi na. Makatayo na ako. Kala mo, palang normal na ng katawan ko. Makatayo na ako. Diyos, kahit ano, makatayo na ako dyan. Hindi nakakapaglakwat siya na kayo na eh. Oo. Pupunta na ko sa mall. Dyan sa talitra na, ma'am. What shall? Dati po, hindi niyo po nagagawa yun? Hindi kasi nga, mahina nga ako. Mahina yung maitod ko. Parang naglalambot ako. Ay sa mahinang pagkain. Pati pagtulog. Kamusta na po ngayon? Okay na, wala na akong nararamdaman. Anong oras po tulog niyo? Minsan, alasok-sok, tulog na ako. Bakit? Ilang noon po, bago po kayo simulang uminom, anong oras po kayo nakakatulog? Ay, naku, anak ko. Minsan, alasok-sok, hindi pa ako nakatulog. Nakamula, nakaano na lang ako sa TV. Minsan, nakikinig ako sa radyo. Narito pa po ang mga additional numbers para sa inyong mga katanungan tungkol sa Krebsy. Kung kayo ay Smart, Sun, or Talk and Text subscribers, pwede kayong tumawag o mag-text sa 0950-808-8885. Again, ang hotline number para sa mga Smart, Sun, and Talk and Text subscribers, 0950-808-8885. Kung kayo naman po ay Globe or Touch Mobile subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa hotline number na 0915-238-8885.
0968-8833. Again, para naman po sa Globe or Touch Mobile subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa 0915-238-8833. Tangga, Ruth Abao. Live. Sa himpilang mas todong lakas, DWIZ. Yan, balik po tayo. Hi, Miss Ruth. Mel Marquez po uli at mail po ako. Ayan. Pakibati po mga kakilala ko sa Rosales, Pangasinan. Lalong-lalo na po sa tatay ko at sa lahat po ng nakakakilala sa akin. Sana po makarating dito sa US ang Krebsy. Marami na po kaming pinapadala dyan through international shipping, Sir Mel. So kung gusto po ninyo, mag-text lamang po kayo sa akin or... hindi pala ako makakasagot sa inyo. Mag-message kayo sa Pangga Ruth Abao Facebook page. Pangga Ruth Abao Facebook page. Doon tayo mag-usap. Pero marami na po kami mga pinapadalhan sa Estados Unidos, sa States. Pangga, pakibati sa taga-tagapakinig nyo gabi-gabi, taga San Jose, Del Monte, Bulacan. Krebsy user po. Ano pong pangalan ninyo? Hindi nyo sinabi ko anong pangalan ninyo. Ayan, okay. Aha. Ates Olaita, Krebsy user. Ayan. User po kami mag-asawa. 65 years old ang asawa ko. Ako naman, 55 years old. Thank you very much po. Pakibati ang nanay ko sa August 19, Nanay Medi Garbo ng Pakol, Hain, 72 na po siya. Ayan, okay. August 18, nanay. Birthday ba ng nanay nyo? Nanay Medi Garbo ng Pakol, Jaen, Nueva Ecija, 72 years old. Happy listening from Dubai, si Aileen Giang Castro. Aileen Giang Castro, good evening po. Happy listening sa inyo. Si nanonood naman si Ramon Taiko Arcelia. Watching po, Ma'am Pangga Ruth Abao. Good evening din po. Sabi naman ni Miss Malu Prado, good evening Pangga, Krebsy the best, lalo na pagdating sa ating kalusugan. Stay safe and God bless. Thank you very much, Miss Malu Prado. Ayan, okay. So, yun na. Bayad na ako sa utang ko sa inyo, ha? Bagamat konti lang din yung time na i-google natin para doon. In the meantime, yung telephone numbers ng Krebsy ay naibigay na po natin sa inyo. Pero kung hindi po ninyo nakuha pa rin, pwede kayo mag-text sa akin at ako na lamang po ang mag-text sa inyo ng hotline numbers ng Krebsy. Ang hotline number ko po ay 0916-1608-168. Again, ang hotline number ko po ay 0916-1608-168. Pwede rin po kayo makipag-ugnayan sa akin, Sir Mel Marquez. Ayan. Pwede kayo makipag-ugnayan sa akin, Pangga Ruth Abao Facebook page. Kung meron kayong katanungan tungkol sa Krebsy, kung meron kayong mga problema na kailangan nyo ng payo na may kaugnayan sa sex, meron kayong mga topics na gustong i-discuss na may kaugnayan sa sex, you may get in touch with me sa akin, Pangga Ruth Abao Facebook page. Please like that page. Tapos pwede na po kayo mag-iwan ng inyong mga mensahe. Okay. Anong oras po ngayon? Anong istasyon kayo nakikinig? Samahan po muli ninyo bukas si Pangganika Abao Espinosa Abelia. Ang haba, no? Ayokong tanggalin yung Abao eh. Kasi para malaman nyo na anak ko siya. Ayan, okay. Nag-iisang daughter ko po, si Pangganika Abao Espinosa Abelia at si Ate Rian Briones sa kanilang programang Love Pangga Friday Edition. Okay? At again, kailangan po nila ng mga payo ng mga kagaya po nating matatanda na at marami na pong karanasan sa buhay. So again, tomorrow po, samahan po ninyo si Pangganika Abao Espinosa Abelia at si Ate Rian Briones sa pagtalakay nila ng Love Pangga Friday Edition. Ayan. Maraming, so bukas po yan ha, sa DWIZ 882 Manila at DWIZ Dagupan, Pangasinan at sa IZTV alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Pasalamatan natin ang mga nakaagapay natin sa newsroom, sa ating technical side, si Engineer June Aguba, ang ating writer na si Mara Valle, sa ating SOCMED si Kim Gomez at ang ating CA si Micah Cervantes. Susunod na po ang Dear Ate Juday ni Miss Judith Estrada Larino. Mga te, mga kuya, mga mister, mga misis, mga best, yung mga best! Magandang gabi po sa ating lahat.
Inyong napakinggan si Pangga Ruth Abao sa Pangga Ruth Abao Live. Sa himpilang mas todong lakas, DWIZ